ka, mamis! Welcome back to my channel! So, ano po ba ang topic natin for today, guys? Pag-usapan po natin sa mga dialysis patient po, ano po ba yung nagiging reason kung bakit po tayo nagkakaroon ng chills during dialysis treatment? Or ano po ba yung mga factor kung bakit nagkakaroon po ang isang dialysis patient ng panginginig, ng panlalamig, at pagkakaroon po ng lagnat during dialysis treatment. So, itakel po natin isa-isa, guys, kung ano po yung mga reason na yon. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng chills ang isang dialysis patient ay maaaring infected ang kanyang IJ catheter ng bacteria. Ang bacteria na yun ay maaaring pumasok sa katawan ng isang dialysis patient na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng lagnat at panginginig sa kanyang katawan. Ang IJ catheter, mga kamamis, ay isang tubo na nakalagay po dito sa leeg ng mga hemodialysis. Inilalagay po yan, mga kamamis, as temporary access para po madialysis ang isang pasyente o ang isang dialysis patient. So, kapag infected na po yan ng bacteria o virus na maaaring pumasok sa katawan, kailangan na pong minsan bigyan ng antibiotic, o yung pinaka-worst scenario is ililipat po siya sa kabila. So, bubutasan na naman po yung kabilang leeg at lalagyan ng temporary access o IJ catheter ang isang hemodialysis upang ma-stop po yung panginginig o pagkakaroon ng chills. Factor naman po ng pagkakaroon ng chills ng isang dialysis patient ay ang paggamit po ng bagong dialyzer. Ang bagong dialyzer po ay nagkakaroon ng chemical reaction sa katawan ng isang dialysis patient. Ang tawag po doon ay first use syndrome. So, kapag bago pa lang po ang ating dialyzer, maaari pong mag-react ang ating katawan at magkaroon po ng chills na tinatawag. At hindi lang po chills ang maaari nating maramdaman sa tuwing bago po ang ating dialyzer. O pagkakaroon natin ng first use syndrome sa mga bagong dialyzer na gagamitin, maaari pong bumagsak ang ating blood pressure, maaari po tayong mangate, maaari rin po tayong magkaroon ng palpitation. So, meron naman pong solusyon kapag meron po tayong tinatawag na first use syndrome. So, mawawala po yung mga chemical reactions na yon. Maaari pong i-rinse ang ating bagong dialyzer bago po natin ito gamitin. So, pinapadaan po ng isang line ng dextrose ang bagong dialyzer upang lahat po ng mga chemical na nakapaloob dun sa dialyzer ay maalis po muna. At once po na ginamit po ng isang dialysis patient, ay maaaring mawala na po yung tinatawag na first use or yung chemical reactions sa katawan ng isang dialysis patient. Factor naman po, mga kamamis, na maaaring pagkakaroon ng chills ng isang dialysis patient ay ang tinatawag na drug allergic reaction. Ito po yung mga gamot, mga kamamis, na binibigay during dialysis treatment. Kagaya po ng heparin. Ang heparin po ay ang gamot na binibigay upang hindi po mag-clot ang dugo ng isang dialysis patient during dialysis treatment. Maaari din pong sa tinatawag na IV iron. Ang IV iron ay isang iron na supplement na ibinibigay po during dialysis sa isang pasyente. So, maaari pong hindi hiyang ang isang pasyente sa mga brand na ibinibigay na gamot. So, nagkakaroon po siya ng drug allergic reaction. Maaari din po, mga kamamis, na meron po siyang reaction during blood transfusion. So, yun po yung mga nagiging sanhi na kung bakit nagkakaroon po ng chills o panginginig ang isang dialysis or hemodialysis patient. That's it for today, guys. Maraming pong salamat sa inyong panonood.
nanonood at pakikinig. I hope meron po kayong nakapulutang aral o konting kaalaman para sa aking vlog for today. And lalo-lalo na po sa mga bago pa lang pong nagda-dialysis or sa may mga pamilya pong meron pong nagda-dialysis sa kanila. So, alam po natin na ngayon kung ano yung mga nagiging sanhi ng pagkakaroon ng chills ng isang dialysis patient. So, maaari naman pong remedyohan yung mga reason na yon kung ano yung mga pwede nating gawin upang maiwasan yung mga chills na yan para sa isang pasyente. So, maraming maraming pong salamat. Thank you for watching. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Please like, share, and comment down below naman, guys, kung nagustuhan nyo po or meron po kayong gustong ipatopic sa akin. And subscribe nyo po ako and click nyo rin po yung notification bell. I-bell all nyo po, guys, para naman po updated kayo sa mga latest video ko. Maraming maraming po rin salamat. Po yung notification bell. I-bell all nyo po para naman po kayo ay updated para sa aking mga latest video. Maraming maraming pong salamat at sana po gabayan po tayo ng ating Panginoon sa araw-araw. Magkaroon po ang lahat ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay at masayang buhay kasama po ng ating pamilya. Laban lang po tayo at hindi po hadlang ang sakit upang tayo po ay maging masaya, maging maligaya at upang makatulong po tayo sa ating kapwa. So, maraming maraming pong salamat ulit. And God bless you all. Bye-bye po.